Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang malaki nga dapat ang tiwala ng ESPN na magbaback-to-back champion, ang Boston Celtics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pag-trade ng Los Angeles Lakers kay Jared Vanderbilt. Alam naman nga po ninyo mga katrops, na hindi nga po gumawa ng trade o kumuha ng mga bagong manlalaro ang Boston Celtics sa loob ng free agency market ngayong offseason. Pero hindi rin naman nga po ito nakapagtataka since napakalaki pa rin nga po ng kanilang tiwala sa kanilang kasalukuyang lineup, bagkus mas pinagtuunan na lamang nga po nila ng pansin ang pag-extend ng kontrata ng kanilang key players. At kahit man nga po mga katrops walang ginawang pagbabago ang Celtics sa kanilang lineup ay napakalaki pa rin nga po talaga ng tiwala sa kanila ng ESPN. Sa katunayan, base nga po sa kalalabas pa lang na prediksyon ng kanilang mga analyst, naniniwala nga po ang mga ito na ang Boston Celtics ang maunguna pa rin sa standings ng Eastern Conference sa inaasahang pagkakaroon nga po nila ng record na 61 wins at 21 losses, kung saan gaya nga po last year ay dudominahin na naman nga po nila ang mga teams kagaya na lamang ng New York Knicks, Philadelphia 76ers at maging ang Milwaukee Bucks. Maliban na rin nga po sa pagiging number 1 seed sa East, ay naniniwala rin naman nga po ang mga analyst ng ESPN na ang Boston Celtics ang magkakampiyon sa darating na 2025 to 2026 NBA season. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pag-trade ng Los Angeles Lakers kay Jared Vanderbilt. Kahit man nga po mga katrop, sobrang nahihirapan ng general manager ng Lakers na si Rob Pelinka na makipag-negosasyon sa front office ng Portland Trail Blazers, ay ipagpapatuloy pa rin nga po nila ang ganitong klaseng move bago sumapit ang trade deadline kapag hindi gumana ang kanilang game plan na pagpapanatili ng kanilang dating lineup. Yes, kapag nabigo nga po sila sa kanilang mga unang laro next season, ay dito na nga po papasok ang kanilang plano na pag-trade na sa halos lahat ng kanilang mga manlalaro sa kanilang lineup upang makuha nila si Jeremy Grant. Maging ang kanilang best defensive player nga po na si Jared Vanderbilt, ay plano na rin naman nga po nilang i-alok sa Portland Trail Blazers kasama ang ilan sa kanilang mga key players, kagaya na lamang ni D'Angelo Russell at iba pa nila mga future first round pick. Gusto para naman nga po mga katrops ng Lakers na makakuha ng kampyonato habang hindi pa nagre-retiro si LeBron James sa NBA. Kaya gagawin nga po nilang lahat ng kanilang makakaya upang mapalakas ang kanilang lineup at maging isa na nga po silang ganap na championship contender. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.